Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading na ito ay for collective. This is a love reading for collective. Your energy. Okay. Six of Cups and the Strength card and the Hierophant in reverse. Feeling mo merong blockages sa inyo, yun yung about sa'yo ngayon, yung mga nangyayari, no, sa'yo. Na merong blockages between the two of you ng person mo. Ng person dito na you see this person as your soulmate, na meron kayong soul connection or soul ties ng person na to with the Strength card ay, and with the Six of Cups ay parang there is a deep love. Deep connection. Hindi lang basta deep love, kundi deep connection, emotional bond between the two of you. There is emotional bond. There is strong ties. Parang hindi lang basta strong ties na emotionally, kundi ano siya eh, yung parang you need each other. Parang gano'n, no? Na you feel good with the presence ng isa't isa. You feel okay kapag nandyan yung person na yan. You feel calmed, not tensed. You feel at ease. You feel everything is well. Parang gano'n, no? Na you see that person and you feel, hindi lang basta nakikita mo sa person na yon yung magaan yung loob mo. Or you feel that calmness sa personality ng person na yan. Calmness, no? Kapag you're with that person or you're having a communication or good relationship with that person, you feel good, you feel everything is okay. Parang ganun yung feeling mo dito. Na magaan. Magaan yung feeling mo or feeling nyo sa isa't isa ng person na yan. Pero, there is a blockages which is possible race, beliefs, religion, paniniwala. More of your personality with a Strength card, guys. You're a person dito na malakas ang loob mo, matapang na tao ka, no? Courageous. Kalmado ka, pero courageous ka. Brave. Bold. At sincere ka magmahal. With the Six of Cups. Kumbaga, pag in a relationship ka ay yung naiisip mo ay yan na yung makakasama mo. Kumbaga, ano na eh, ano ka na eh. Advance ka na mag-isip eh. No? Yung naiisip mo agad na mapapangasawa mo na siya. Yung ganun ka magmahal, no? Na hindi ka naglalaro. Kumbaga, seryoso ka talaga, no? Na lalo na sa person na yan. Anong personality ng person na kadil mo? Your person's
Ano nga, magkaiba kayo, guys. Magkaiba kayo ng lahi, magkaiba kayo ng religion, paniniwala, beliefs, and even God. No, magkaiba kayo ng mga paniniwala eh. So, possible, dahil sa madaming religion o religion sa buong mundo, di ba? Merong Islam, merong Katoliko, merong Hinduism, no? Meron ding Confucianism. Ano ba? Ano pa ba iba? Meron ding ano ba 'yung sa Chinese? Iba-iba, 'di ba? Meron kayong chemistry, guys, ng person mo. Parang meron kayong mga similarities lalo na sa feelings, guys, no? 'Yun nga lang, magkaiba kayo ng relihiyon. When it comes sa feelings, sa emotions nyo, sa isa't isa, halos magkapareho. May chemistry nga kayong dalawa. You're much. And with the Hierophant dito, guys, this is spiritual. No? And the Two of Cups. You are guided by the angels. Kung ano man yung relihiyon mo. No? You are guided by the angels. By the higher forces, no? Kumaga, ano may tawag nyo? Yung source, no? Higher source. Ibig sabihin, yung tinatawag na, yung heaven, parang ganun. Or yung, ng angels, no? Sabihin na natin angels, kasi meron parang angel dito. Para magsama kayong dalawa. Magka-match yung energy yung dalawa ng person na to eh. Feelings ng person na to towards you. Feelings niya towards you. The Hermit and the High Priestess. Okay. More on spiritual in the person na to, guys, eh. Na-isolate niya yung feelings niya, no? Kinikip niya sa sarili niya. Ayaw niyang malaman mo yung possible yung pagkatao niya. May mga hinahide sa yung person na to eh, with the Hermit, no? About sa feelings niya. Feelings niya na pilit niyang tinatago. Pero parang itong person na to ay hindi din naman siya masaya, no? Parang boring ng life ng person na to. Na parang kailangan niya itago yung feelings. Why? And you are connected spiritually ng person na to. You are connected intuitively. So pag na-feel kanya. With the High Priestess and the Hermit. Nafi-feel niya yung energy mo. Nafi-feel ka din. Nafi-feel mo din yung energy. Feeling niya, nafi-feel mo din yung energy niya, guys. Nafi-feel mo siya. Pag naiisip ka niya. Ay, possible, guys. Marunong to, guys. May pagka-psychic yung person mo. Na marunong siya mag-send ng messages, no? Alam mo yung psychic? May pagkaganon siya. Kaya mafe-feel mo yung energy ng person mo. And mafe-feel yung energy mo. So, kung naiisip mo na or nafe-feel mo na parang katabi mo lang yung person mo na yan, naiisip ka din niya, nakatabi ka niya. Parang ganun. Ganun yung person na to. May pagka-psychic. Let's see, guys. Ano man, kahit anumang relihiyon ng person na yan, no? Iba-iba kasi ang relihiyon, eh. Kaya hindi ko din mahulaan, guys, kung anong relihiyon ng person na yan. Ang sabi lang, magkaiba kayo ng relihiyon, no? Hindi ko naman matukoy kung anong relihiyon, ang daming relihiyon, no? Yun lang ang sabi.
sa Baraha. Na magkaiba kayo ng reliyon, magkaiba kayo ng paniniwala, and possible, magkaiba pa kayo ng lahi. So, possible foreigner to. Pero may malakas yung spiritual na kakayanan ng person na to. May pagka-psychic to, guys. May pagka-psychic. Let's see kung ano yung feelings mo towards sa person na to. Oh my gosh. Four of Wands, the Tower in reverse. With the Four of Wands and the Tower in reverse, gusto ka niyang pakasalan. Ay, it's your energy, guys. Ano ba yan? Gusto mong makasal kayong dalawa. Gusto mong mag-level up yung connection nyo, yung sinimulan nyo dati kasi nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. Na-destroy or nasira yung relationship nyo. Yung sinimulan nyo dati, yung tinayo yung relationship, yung binild yung relationship. Yung malayo na sana narating ng relationship nyo, matagal na siguro, or kakatayo pa lang, kakabuild nyo pa lang na relationship nyo, and then nasira, parang gano'n, no? Gusto mo na muling magkabalikan kayo, magkaayos, mabuild nyo muli yung relationship nyo na nasira, and then gusto mo makasal kayong dalawa. Yun yung nais mo dito mangyari sa inyo. You will be happy together. You will live together ng person na to. Let's see kung ano yung gustong mangyari ng person na to sa inyong dalawa, maliban doon. Victory. Ito talaga, guys, gusto niyo mangyari sa inyo. Makasal. Ayun o, makasal. Gagawin niya lahat. This person will use all its tools. Kahit maggamit pa siya ng manipulation. Parang ganun, yung person na to. Just to have a victory with you. Para magkatuluyan kayong dalawa. In short, para magkatuluyan kayong dalawa, guys. So, let's see, guys, kung ano yung feel, ano ba yung gusto mong mangyari? Anong gusto mong mangyari sa inyong dalawa ng person mo na to? Ano ang gusto mong mangyari sa inyo ng person mo na to? Anong gusto mong mangyari? Okay. Anong gusto mong mangyari sa inyong dalawa ng person na to? Oh my gosh. Eto lumabas, guys, eh. Seven of Pentacles, Five of Pentacles, and the Moon in Reverse, mga worst cards to, eh. Ang gusto mo mangyari, yung mga in-invest mo, or mga in-effort mo noon, yung mga effort mo sa relationship or sa connection nyo dati, ay magkaroon ng return. No? So, you're waiting for this person na magkaroon ng bunga, no? Magkaroon ng bunga. Yung mga, ayaw mo sayang yung mga effort mo. Parang ganun. You're waiting for the return ng mga effort mo dati sa person na to. And you want to know with the Moon in Reverse. Gusto mong malaman yung mga tinatago ng person na to sa'yo. Yun nga yung about sa feelings niya. Pero alamin natin mamaya kung ano ba yung tinatago niyang feelings. Yun na yun na, na mahal ka niya. Yung kanina, di ba? Yun yung gusto niya mangyari. So, alam mo na yung mga tinatago niya sa'yo. You know, malalaman mo na. So, possible dito mo malalaman yung feelings, totoong feelings ng person na yun sa'yo. With the Five of Pentacles. Kasi parang
okay, parang gusto mong i-ghosting tong person na to. Para mapilitan siya, no, na ilabas or sabihin sa'yo, yung totoong feelings niya, yung mga sekreto niya. Parang gusto mong iparamdam sa kanya kung paano ma-left out in the cold. Kung paano yung worst feelings, kung paano mag-suffer siya emotionally kapag ghosting mo siya or hindi mo siya kinausap or parang dinedma mo ba siya? Parang ganun. Or left out in the cold mo. Kunwari, pag nag-message sa'yo, ay hindi mo papansinin. Parang ganun, no? Para mas lalo siyang maghabol sa'yo at mag-open ng feelings niya sa'yo. Yung ganun. Parang ma-pressure siya na sabihin na yung totoong feelings niya sa'yo. Let's see, guys, kung ano yung possible na mangyayari sa inyong dalawa. Mga next na mangyayari sa inyong dalawa, ng persona to. Mga next na mangyayari. Okay. Ay! King of Wands. This is the energy of your person, King of Wands. And with the Ten of Cups and this card, there is a lot of care na you will be together na parang this person ay so caring, so protective, so loving, and you will live peacefully. No? Na mahal na mahal ka niya. And possible na alagang-alaga ka ng person na to. Na parang anak, parang gan, parang parang ano siya, parang tatay-tatayan or kung babae naman siya, di, parang nanay-nanayan, parang ganun ba no na palagi ka nang chine-check, parang ganun. Yung nga caring nga eh, yung maganda sa person, caring, loving, no? And you will live a peaceful life, no, together ng person na to. This person is confident and this person have so much attraction and a passion towards you. Hindi lang basta passion towards you, kundi passion, attraction, yun nga, attraction towards you and passion sa goal niya to be with you. To passionate tong person na to sa goal niya, sa pangarap niya na makasama ka habang buhay, no? Na magkaanak kayo, mag-build kayo ng family nyo, this is the wish fulfillment of this person. Yan yung kanyang goal, yan yung kanyang pangarap. Passionate siya. Hindi siya nawawala ng fire. Hindi siya umaatras, hindi siya umuurong. Ay, hindi siya umaatras, guys. Hindi siya nagba-back out. Continuous lang siya. Kaya magsasucceed ng person na to with the King of Wands. It will be successful, guys. No? So, ito na lamang for collective reading ngayon. So, mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button sa ganun ma-notify kayo sa mas sunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nagka-resonate sa reading ito.